Ang India ay isa sa pinakamagandang foodie destination sa buong mundo kung saan matitikman mo ang lahat ng masasarap na uri ng curry, sopas, pampalasa, panghimagas at iba pang iconic Indian dish tulad ng biryani. Gayunpaman, bago mo planuhin ang pamamasyal mo patungong India, may ilang patakara na dapat sundin ang mga traveler nang sa ganon maiwasan mo ang kinatatakutang Delhi belly. Term para sa diarrhea na nakukuha ng mga turista sa India dahil sa pagkain ng mga street food doon. Kaya para sa video natin ngayon, narito ang ilan sa mga pagkain na hindi mo dapat kainin o inumin sa bansang India. Ang pinakaunang rule o tuntunin na dapat mong sundin kung sakaling ikaw ay pupunta sa India ay huwag kang iinom ng tap water o yung tubig na mula sa gripo at poso. Kahit na makakita ka pa ng mga lokal na umiinom mula sa gripo, huwag mo silang gagayahin ever. Ang unsafe na tubig mula sa gripo ay naglalaman ng mga mapanganib na kemikal at E. coli bacteria na siguradong hindi kakayanin ng iyong sikmura at magdudulot sa iyo ng karamdaman. Pinakamainam na uminom lamang ng deboteng tubig at palaging siguraduhin na ang selyo ay hindi sira bago mo ito inumin. Dapat deboteng tubig lang din ang iyong gagamitin kapag magsisipilyo ka ng iyong ngipin. Ang rule na ito ay ina-apply din sa yelo. Gaano man kainit ang temperatura sa India, huwag na huwag kang maglalagay ng yelo sa iyong inumin kahit na sa mga kilalang restaurant dahil ang yelo ay kadalasang gawa rin sa tubig na galing sa gripo. Kung gusto mong matuto ng kapakipakinabang na local phrase, una mong aralin kung paano sabihin ang without ice o walang yelo sa wikang India. It's better to be safe than sorry, ika nga. Dapat mo ring iwasan ang mga fresh fruit juice na ibinebenta sa mga kalye ng India dahil karamihan sa mga street vendor ay gumagamit ng tubig mula sa gripo upang gawin ang mga ito. Hindi lang mga fruit juice ang dapat mong iwasan, kundi pati na rin ang mga prutas at gulay. Karamihan sa mga prutas at gulay na binebenta sa mga lansangan ng India ay malamang na hindi nahugasan at may dalang bakterya. Sa katunayan, nito lang nakaraang taon, isang vegetable vendor ang nakuhanan ng kamera na hinuhugasan ang mga paninda niyang gulay sa tubig kanal o sewage water. Sa kabutiang palad, maraming saksi ang nakakita sa nakapandidiri niyang gawain dahilan para habulin siya ng mga galit na mamimili at itapon ang kanyang mga panindang gulay. Bukod sa bakterya, mayroon ding mga prutas at gulay na nababalot ng pesticides at iba pang kemikal tulad ng wax sa mga mansanas na ginagamit upang kumintab ang mga ito. Pagdating sa hilaw na prutas at gulay, ang rule ay cook it, peel it, or leave it. Ang init na dulot ng apoy ay sapat na para mapatay ang karamihan ng mga bakterya sa pagkain. At kung hindi mo naman bet kumain ng lutong pagkain, pumili ka ng prutas na maaaring balatan tulad ng saging, ngunit siguraduhin lamang na intact ang balat nito bago ito bilhin. Samantala, iwasan naman ang mga prutas tulad ng pinya at mangga na nabalatan na sapagkat ang mga ito ay siguradong breeding ground na ng mga bakterya. Ganito rin ang rule pagdating sa mga salad. Ang mga hilaw na gulay na hindi nahugasan ng maayos ay madalas na nagdadala ng mga makapaminsalang bakterya na maaaring humantong sa E. coli infection at food poisoning. Malamang na makakita ka ng pani puri, kilala rin bilang puchkas o golgape sa mga street food stall sa mga lansangan ng India. Ngunit pinakamainam na iwasan mo ang mga ito. Ang pani puri ay piniritong malutong na tinapay na hollow ang gitna kung saan inilalagay ang palaman at flavored water. Tulad ng mga nauna, ang issue rito ay kontaminadong tubig at bukod pa rito, ang paraan ng paggawa sa mga flavored water na inilalagay sa pani puri ay hindi rin kaaya-aya sapagkat kinakamay ito ng mga nagtitinda. Idagdag mo pa ang paraan ng kanilang pagsiserve, it's a big no, ika nga nila. Pero syempre,
Mayroon din namang mga lugar sa India kung saan maaari mong matikman ang masarap na pagkain ito ng medyo safe, tulad na lamang sa mga lugar na may automatic panipuri machine. Katropa, bago tayo magpatuloy sa number 2 at number 1, kung nagustuhan mo ang topic natin ngayon, huwag kalimutang mag-iwan ng like at comment sa baba ng video na ito. Salamat! Ang panmasala ay ibinebenta bilang mouth freshener. Ngunit ang mga ito ay isa talagang nakalalasong timpla ng tabako, areca nut, slick lime at iba pang mga carcinogenic flavoring agent. Ang mga ito ay lubhang mapanganib para kainin, kaya iwasan ang mga ito sa lahat ng pagkakataon. Ang aktor na si Pierce Brosnan ay nasangkot sa isang kontrobersya noong 2018 matapos siyang lumabas sa isang Indian ad para sa panmasala. Kalaunan, humingi siya ng paumanhin at sinabing nalinlang siya ng kumpanya dahil buong akala niya ay nagpo-promote siya ng breath freshener at tooth whitener na may mga natural na sangkap. Pagdating sa Indian cuisine, karamihan sa mga lokal ay gusto ng manghang. At kung gusto mo ring subukan ang mga chili flavor na ginagamit sa mga Indian dish, siguraduhing magsimula sa mababa, dahan-dahan at patuloy na mag-ingat. Ang sobrang manghang na pagkain ay maaaring magdulot ng heartburn, stomach ache at seizures, lalo na kung hindi ka sanay rito. Ang pinakamanghang na sili na dapat mong iwasan ay ang boot jolokia o ghost pepper. Ang maliliit na sili na ito ay kilala bilang pinakamanghang na sili sa balat ng lupa. Sa sobrang anghang ng mga sili na ito, ginagamit ito ng Indian Army sa paggawa ng tear gas. Ang boot jolokia ay nagdaragdag ng napakaraming lasa at ayos lang na subukan ang mga pagkaing naglalaman ng kaunting quantity ng sili na ito. Gayunpaman, siguraduhin pa rin na mag-ingat sa pagkain nito. At kung sakaling hindi ka naman talaga mahilig sa kahit na anong maanghang na pagkain, magandang ideya na aralin mo rin kung paano sabihin sa wikang India ang salitang no chili o walang sili, at siguraduhin lagi kang may dalang pangontra tulad ng yogurt in case. So dito na po nagtatapos ang ating video. Nasyak ba kayo katropa? Natakam o nasuka sa topic natin ngayon? Ano pa man yan, i-comment nyo lang sa comment section below. Once again, maraming salamat po at kita-kits sa ating next video. Paalam!